So guys, ito na pala yung repeat ABG ng pasyente natin na intubated na case na pulmonary fibrosis, yung nag-respiratory arrest. So na-convince ko naman yung manggagamot na i-keep siya sa pressure control. May ABG ako na 32 over 3. Pero ang PCO2 niya is nasa 100 pa rin. So nagtaas pa ako ng pressure to 34 over 3. Tapos sa rate is 24. Ang FiO2 niya binaba ko na ng 45. So ito yung repeat ABG after 2 hours on 34 over 3, no? Ang PCO2 niya is nasa 84.8 na lang. Ang pH niya is 7.28 na. So tumawid na siya sa critical level na 7.25. PO2 niya is 91.2. Tapos ang ginawa lang ng manggagamot dito, kasi wala ako, is binaba lang niya ang FiO2 to 40%. So kinip lang niya yung 34 over 3. So nag-umpisa nang mag-correct ang ating acid base. So pag one tip lang guys, pag nag-ventilate kayo sa pressure control, meron tayong tinatawag na optimal pressure, no? So lagi niyong tatalkitin yung optimal pressure. Yun yung pressure na magre-respond positively ang inyong blood gas without compromising your X-ray. So hindi ka nag-hyper ventilate, hindi ka nag-hyper hindi ka masyadong nagbibigay ng mataas na volume para maging hyperinflated ang inyong lungs. So yun ang tina-target lagi. Kailangan mo targetin yung optimal pressure bago ka mag-consider ng ibang modes. So, pag na-target mo na yung optimal pressure, yun ang magiging conservative ka na sa pagtataas ng iyong pressure control. So, yung pasyente na to, ang optimal pressure niya is 34. Kasi doon siya nag-respond positively. Kita mo naman, from 120 to 100, ngayon 84. Naging 84.8 na lang. Tapos nag-repeat ABG pa ako ulit ngayon sa same setting na to. So ang ABG na to ginawa ng 1 PM. Tapos nirepeat siya ng 4 PM. At ito na ang ABG niya ngayon. So pH niya is nasa 7.35 level na siya. PCO2 niya is 73. Yung 73 na to is normal na sa pasyente na to kasi COPD siya. So ang PO2 niya is 66.5, which is okay na din sa edad niya tsaka sa disease niya. So ang setting niya ngayon is PCV 34 over 3, 24 breaths per minute, 40% FiO2. So hindi ka kailangan maglaro-laro ng volume kaagad, no? Ay ng mode kaagad. Pag kung halimbawa nagbe-ventilate ka ng pressure control at pangit pa rin ang ABG mo, mag-shift ka na kaagad sa volume control, kasi sa palagay mo hindi effective ang pressure control sa kanya, o hindi ideal ang pressure control sa kanya. So lagi niyong re-reviewin ang pasyente, titignan niyo ang X-ray kung mayroon pa kayo to increase your pressure control. Kamukha nito from 28 kaninang umaga to 30 to 32 to 34, at sa 34 yung optimal pressure niya, dun siya nag-respond positively. Halos bumabalik na sa normal. Normal na sa pasyenteng ito ang ABG na to, kasi ang baseline niya is 70s. COPD patient siya with a pulmonary fibrosis. So ang plan dito is maybe ventilate him for today, and we win ang sedation tomorrow, and maybe we will extubate him tomorrow. So yun lang guys ang nangyari sa pasyente na to ngayong araw na to. Actually, dalawang intubated patient ko eh, pero ito lang ang medyo challenging. Isa stable na, bali tatlong araw ko nang hindi binabago ang setting ng ventilator niya. So ito ang new patient ko na dumating lang kanilang alas 7 ng umaga halos. So yun lang guys, sana may natutunan kayo ngayong araw na to about ventilator management. And please don't forget to like and subscribe. Tapos paki-share na lang sa Facebook ninyo, at paki-sabi na lang sa mga kakilala ninyo na nasa
sa healthcare, na meron tayong channel dito sa Facebook, sa YouTube, na nagtuturo about respiratory therapy. So thank you for watching, guys. Salamat sa suporta, and God bless.